kapila nakatayo. Hold up. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. So for today's vlog, we're gonna do a beauty review. It is my first time po to do a beauty review. Kasi matagal ko na siyang pinagplanuhan actually, pero lagi ko nakakalimutang dalahin yung product na i-review ko. Talagang gustong gusto ko siyang i-review kasi sobrang ganda talaga ng result niya. So ngayon lang matutuloy and I'm very proud to say that we're gonna do a review about Brilliant Skin Essential. So ayan guys, proud po ako na sabihin na ito yung gamit ko. Before I'm using other product, when I was in Kuwait, hindi ko alam na kapag pala masyadong mainit yung panahon and at the same time, nagagamit ka nung matapang na product. What do you call? They called it astringent, like that. Mas lalo kang nasusunog. So this one, I'm gonna tell you yung napakaganda sa product na to. I have this, you can buy this one set. Meron siyang toner sa loob. Itong toner na to actually guys is a big one. Separate siya. Pero let's say, just imagine that this is the 60ml because sa loob po nito is may 60ml toner. Itong 60ml na toner, sobrang ganda niya kasi for me and for my daughter also. My daughter started to use this one also since last month. And ang laki ng pinagbago talaga. Kasi before, nag-start na siyang magka-pimples dito. So, parang lagi niya ako kinukulit na magagamit na ako ng Brilliant. Ayoko pa kasi medyo bata pa siya. Parang natatakot ako na matapang sa mukha niya. Pero, nung kakukulit niya sa akin, napilitan na ako. Hindi naman ako nagsisi. Tuwan-tuwa niya sa naging resulta kasi nag-video call kami at nagsesend siya sa akin ng picture, nagpo-post sa Facebook. Nakita ko talaga yung pagbabago. This one, guys, is the rejuvenating facial toner. Ito yung kasama sa set. Together with the... Let's open. Ito kasi, hindi ko siya naubos. Toner yung nagamit ko dito sa box, sa set na to. Tapos, nag-order ako ng malaki. Kasi nga, ayoko mag-stop. At least maintenance sa gabi. It has a kojic soap. Ganyan ang packaging niya ng kojic soap. So, ang technique ko dito guys, is para hindi siya mabilis maubos. Kasi nagme-melt siya once hindi naman as in mabilis ang nagme-melt. Pero kapag nakakalimutan mo kang saban niya tapos may tubig-tubig, mabilis siyang matunaw. What I'm doing is, hinahati ko siya, nire-refill ko, and I'm putting here. Hanggang sa maubos, tsaka ko pa ulit siya, nire-refill. Ganun ang ginagawa ko. Tsaka, malaki siya masyado kasi sa kamay. Kung gagamitin mo siya na, directly na, ipanghihila mo. So, what I'm doing is, I'm cutting it into 4. So, yung 4 na yon, it can last for me like 1 month. Ganun siya. Nung nami-maintain ko na siya, pero before, na nag-start pa lang ako, siguro like around 15 days. Kasi mukha lang siya, guys. Sa mukha ko lang siya ginagamit. Tapos, ang maganda kasi dito, guys, habang naghihilamos ka, tuloy yung pag-peel off ng mukha mo. Ang peel off ng Brilliant Skin Essential po is not likely sa mga astringent na matatapang na magpe-flakes talaga yung mukha mo. Hindi po. Ang Brilliant po, ang maganda sa Brilliant, hindi mo manonotice na nag-peel off na siya. Manonotice mo lang siya kapag naghilamos ka. Kasi ako, ewan ko sa iba kung paano maghilamos. Kasi pag naghilamos ako, binababad ko. Tapos ginaganong ko. Yung parang tinatawag natin na libag, yun na yung peel off niya. Nasasama na. Kapag na-rinse mo na siya, wala kang makikitang matitira na flakes doon na. Para nagpipeel off siya. Wala kang makikita ng ganun. Yun ang maganda sa kanya. So, we have the soap. Soap. Meron siyang kasamang rejuvenating facial cream. Ito guys,
yung rejuvenating na yan is ginagamit mo siya especially kapag nag-start ka pa lang. Kasi nakaka-help siya na mapabilis yung pagpipil ng mukha mo. So this one I'm using before like around 3 months tapos nung completely nagpalit na, nag-renew na yung skin sa mukha ko. In-stop ko siya. Actually, advisable na ituloy-tuloy mo siya pero para sa akin kasi masyadong mainit sa mukha. Not mainit na nagbo-burn. Mainit kasi yung parang pagpapawisang ka, yung ganun, lalo na sa lugar namin na walang aircon. So, ang ginawa ko, after 3 months na nag-peel off na, nag-renew na yung face ko. Ang minimaintain ko na lang is sabon, sunblock. Sunblock, papakita ko sa inyo kung anong itsura. I have the sunblock like this. This is the sunblock of Brilliant Skin Essential. Ito kasama siya sa set. Ang maganda sa kanya, sa Pinas, when you want to buy like this kind of set, I think it will cost you like around 350 complete set na siya. Pero kapag nag-start ka pa lang, mabilis kang makaubos ng toner. Nung nag-start ako, can you imagine, nakaubos ako ng 6 na toner. Gusto ko na sumuko nun kasi sabi ko parang wala naman nagbabago, hindi naman nagbabago. Pero tinuloy-tuloy ko kasi naumpisan ko na eh, para sabi ng mama ko, pag inumpisan mo na, tapos tinigil mo, magkakaroon ng effect. So natakot ako. Ayun, naubos ko yung isang set na yon. Merong nabibili guys, kapag maintain mo na, nami-maintain mo na yung brilliant, may nabibili na sabi ko nga sa inyo, yung malaki. Hindi siya nakaset, parang ano na siya, mas makakatipid ka kasi this one is 135 ml. Itong isang to, good for more than 1 month ko na. Kasi gabi na lang, maintenance na lang talaga na parang ginagawa kong facial cleanser na lang, parang ganun. Tapos, ito is a cream, sunscreen gel. Kung naaalala nyo guys, nakita nyo ito dun sa what's on my bag ko, na daladala ko. I have sunscreen gel. Ayan, loyal po ako sa Brilliant Skin Essential. Actually, ito, kahit gabi, nalalabas ako. Kasi lumalabas ako ng Sabado ng gabi. Hindi ako gumagamit ng ibang cream kung hindi ito. Ito lang ginagamit ko even if it is night or day. Kasi, pakiramdam ko, sobrang ganda niya sa balat. Nag-glow-glow yung balat mo, yung face mo kapag ito. So, ang ginagawa ko is nilalagyan ko yung mukha ko nito. At the same time, nagpa-powder ako. Pero hindi siya talaga visible na. Meron kasing cream na pag sinabing sunscreen, para siyang makintab na talagang pang UV rays. Ito kasi, parang na rin siyang katulad ng mga pans na ginagamit ng karamihan. Pans sa cream, facial cream. Parang gano'n na rin siya. Binili ko siya ng ganito kasi mas nakakatipid ako. Matagal ko siya nagagamit. Actually, ito, isang beses ko pala nagamit. Bukas na siya. Isang beses ko pa lang siya nagamit kasi nakita ko na dun sa damitan ko, meron pala akong dalawang sunblock. So, inumpisahan ko munang tapusin yun. Tapos, tsaka ko ito gagamitin. Etong rejuvenating facial toner na po na to is Ivana Alawi. Use this one also. Kung makikita niyo din sa vlog niya bago siya mag-swimming, yung I think 24 hours challenge sa swimming pool, ito yung ginamit niya. Ayan po yung nilalagay niya. Ayan. Hindi naman natin sinasabi na pag naglagay ka nito is magiging kamukha mo siya. Pero talagang honest review po. Maganda po talaga tong product na to. I have a friend here na talagang sobrang takot siyang gumamit ng kahit na ano sa mukha niya. So, lagi ko siyang pinupush. Since last year, pinupush ko siya na gumamit nito. Pero natatakot siya kasi nga, when you said na magpipeel off, ibig sabihin matapang yung chemical na nandoon. So, parang pinush ko siya ng pinush. Nagsisend ako sa kanya ng mga honest review sa YouTube din. Tapos parang na ano na siya na, kasi
during circuit breaker here in Singapore, na-stuck siya sa bahay for like 2 months. Tapos na-quarantine pa siya. So sabi niya, sige ate, bilhan mo ko. Tapos ginaguide ko siya how to use it. Actually guys, madali lang yung paggamit niya. Pag first time ka pa lang, umaga-hapon. With sabon, with at night the rejuvenating cream, at saka sa araw, yung sunscreen, kahit hindi ka lalabas. Kasi yung skin mo that time is nagre-renew pa lang. Very prone pa siya sa mga init. So ayun, na-push ko siyang gumamit. Hanggang sa nag-start na siya, mayang message niya. Tapos step by step, tinuturuan ko siya. After like 2 weeks of using the Brilliant, nagkita kami, sobrang ganda na ng mukha niya. So, hindi po ako expert when it comes to mga pampaganda. Pero for me po kasi, para sa akin, based on my experience, this is the best po that I tried for how many times. Ito yung masasabi ko na nag-click sa akin. Siguro mayroong mga skin na hindi siya hihiyang sa ganito kasi may skin din na sensitive. Pero pagka nagkaroon kayo ng mga rashes or like nagiging dry yung skin nyo, I think better to stop na lang. So ayun guys, payo ko lang sa inyo. Kung gagamit kayo nito, avoid direct to sunlight. Habang nasa process ka per sa stage of using, lalo na nag-feel pa lang yung face mo, yun lang, at least 5 minutes bago ka lumabas, 5 minutes bago ka mag-expose sa sun, maglagay ka ng sunscreen gel. Ito, isa lang to sa mga introducing myself to you. May mga upcoming pa po ako na video about me. So, pakiabangan nyo yan. May upcoming video pa po ako ng tungkol sa family ko, sa pag-games. So, abangan nyo po yan. So, ayan guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking review. Hindi ako masyadong ganun ka-experience sa pag-review. It was my first time as what I said before we started. Hindi rin ako nag-review sa ibang review kung paano ko i-introduce sa inyo yung product. In-introduce ko sa inyo yung product the way na I know. So, ayun guys, sana nagustuhan nyo yung video na to. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, you can subscribe on my channel. Please hit the like to this video. You can comment down below. So, guys, kita-kita ulit tayo on my next vlog where smiles and adventures starts here only at Dhaliatv Vlogs. Bye!